Magandang araw sa inyong lahat. This is me again ang inyong Ate Mai and welcome, welcome, welcome dito sa aking channel. So in my today's video ay mag-share po ako sa inyo ng panibagong pampaswerte at itong pampaswerteng ito ay tatawagin natin na Bay Leaf Magic Hand Wash Money Spell. So narinig nyo naman, hand wash. Gagawa po tayo ng mabisang panghugas ngayon. Ayan, nakapag ginamit nyo ito sa inyong tahanan dyan, ay makapagdudulot ng magandang swerte sa inyo, ano po, sa araw-araw. Pero bago ako magpatuloy dito sa aking sharing na ito, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga patuloy na nanonood ng aking mga video, at ganun din sa mga bagong subscribers natin dyan. Thank you so much! At naway makatulong po sa inyo ang bawat isinishare ko na video every day. Ano po, makapagdulot ito na magandang swerte sa inyong buhay sa araw-araw. At kung kayo naman po ay hindi pa nakaka-subscribe, syempre huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button. Ayan. And of course, the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong upload ko. At paalala din po sa lahat, ito pong aking sinishare na video ay magsisilbi po nating gabay. So pag sinabi po nating gabay, posible na kapag ginawa mo ito diyan sa inyong tahanan, ay makapagdulot agad ito ng bonggang-bonggang swerte sa iyo. Within a day or a week ay meron na agad magandang resulta. Ano po? Pero meron din naman pong pagkakataon na kapag ginawa mo itong pampaswerte nga ito, it will take time bago dumating yung inaasam-asam mo na swerte. Ano po? Pero be patient po tayo. Kasi hindi naman ibig sabihin ay hindi ka naman talaga dadatnan na swerte. As long as naniniwala ka, as long as positibo ka sa mga ginagawa mo, as long as patuloy kang nananalig sa Panginoon, makakamit mo yan sa tamang panahon. Ano po? Be patient po tayo. Kasi the more magiging patient ka sa lahat ng mga blessings na iniintay mo, pag ipinagkaloob ito sa iyo, ay talagang bonggang-bonggang blessings ang ipagkakaloob sa iyo. Kaya mas maganda po yung nag-iintay tayo. Or hindi na lang natin namamalayan. Ano po, yung sinusurpresa na lang tayo ng mga blessings na yan. At ito na nga, kung ikaw naman ay naniniwala dito sa aking mga pampaswerteng ito, syempre, panoorin mo ang video kong ito hanggang sa dulo at sundin mo lang lahat ng mga mamaraan na i-share ko sa iyo, syempre, para mas lalo itong maging epektibo diyan sa iyo kapag ginawa mo ito. And kung ikaw naman hindi naniniwala, pwede namang skip mo na lang itong aking video, maghanap ka na lang ng mga video na gustong-gusto mong panoorin kaysa naman mag-stay ka dito sa aking video then mamaya magko-comment ka ng di maganda, eh, bad naman po yun. Ano po? So, eto na, umpisa na natin itong ating tinatawag na Bay Leaf Magic Hand Wash Magic Spell. So, eto na, ano ba mga kailanganin natin dito sa ating pampaswerte na ito? Siyempre, pag sinabi po natin bay leaf, dahon ng laurel sa Tagalog, mangailangan po tayo ng dahon ng laurel. At may inihanda po ako dito ng 3 piraso ng dahon ng laurel. Ayan. Alam ko, magsasabi na naman kayo, malaki talaga ang dahon ng laurel ko dito. Kaya, super thankful ako. Ayan, 3 dahon ng laurel ang ihahanda po natin. Ano po, 3 piraso na dahon ng laurel. And then, mangailangan din po tayo ng small towel. Ayan. So, any color ng towel, pwede po. Maliit lang po, mas maganda. Ano po, hindi naman po yung kalakihan. Yung pang punas natin ng mukha. Ano po, face towel ang gagamitin nyo po. So, kung mayroon kayo may iba't ibang klase siya ng kulay, wala din po ang problema. Ano po? At mangangailangan din po tayo ng maliit na palanggana o bowl. Kung ano man ang meron kayo dyan sa inyong tahanan. Ano po? At syempre, kung may palanggana, kailangan natin ng tubig kasi maggagawa nga tayo ng panghugas. Bago ako mag-umpisa sa pamamaraan, bago ko ituro sa inyo, pinapaalala ko rin na itong ating pampaswerteng ito ay magandang gawin sa araw ng Linggo, Lunes, at Miyerkules. So, upang mas maging epektibo, ano po, pag sinabi kong Linggo, Lunes, at Miyerkules, so, kung gagawin nyo ito ng Linggo, gabi pa lang ng Sabado, ano po, ibabad nyo na itong ating gagawin na pampaswerte, ano po, para pagdating po ng Sunday, ay magagamit nyo na po siyang panghugas. Halimbawa, kung gagawin nyo ng Lunes, syempre, gabi pa lang ng Sunday, gagawin nyo na para mababad siya magdamag at magamit nyo ng kinabukasan. At ang isa po pong kagandahan dito,
Kung panahon po ng full moon na kabilugan ng buwan, mas maganda po lalong gawin ito. Bakit po? Siyempre, sa gabi po ng full moon, kahit hindi po iyan tumapat ng Linggo, Lunes, or Miyerkules, kahit hindi po iyan tumapat, basta ito po ay full moon, wala pong problema. Ano po? Dahil mas makapangyarihan po ang gabi ng full moon, yung kabilugan ng buwan. So, kung gagawin nyo ito, sa gabi ng full moon, ibabad nyo siya, ilagay nyo dyan sa labas ng inyong bahay, at pasinagan nyo sa sinag ng buwan. Ito naman po ay kung full moon, wala pong problema, gawin nyo po ito. At ito po ay hindi nyo lang gagawin one time. Anytime po, kahit paulit-ulit nyo pong gawin, as long as ito ay nakakatulong sa inyo at may pagbabago kayong nararamdaman habang ginagawa nyo ito, ipagpatuloy nyo lang po ang paggagawa. Dahil ito po ay makakatulong sa inyo. At ano po ba ang maidudulot nitong pampaswerte na ating gagawin ngayong araw na ito? So, syempre sa umaga pa lang pagkagising mo, gagamitin mo ang panghugas na ito pang ihilamos mo sa iyong mukha, kamay, o kung saan pa man, ito ay makakapagdulot sa iyo ng swerte. Ano po, mag-a-attract ito ng swerte na pumasok sa iyo or dumaloy sa iyo. Ano po, the more na ikaw ay maghuhugas nitong ating panghugas na gagawin ngayong araw na ito. At ito na nga yung pamamaraan. Alam ko, naiinip na kayo. So, umpisahan na natin. Unang-una, kuhanin nyo yung towel, ibalot nyo itong tatlong dahon na ito. Pwede rin naman nasulatan nyo ng wishes nyo kung gusto nyo itong bawat dahon na ito. Ano po? So, ito po ay inyong ibabalot dito sa towel. Ano po? Ibalot nyo lang pong mabuti. Ayan. Pagkatapos po, kukuhanin nyo po yung inyong maliit na bowl. So, ang amount po na tubig na ilalagay nyo dito, it depends on nyo kung gaano po karami ang tubig na gusto nyo ilagay. Ano po, kung gusto nyo maunti lang, okay lang. Kung gusto nyo madami, okay lang din po. Ano po? So, ito po ay ilalagay nyo dito sa loob ng bowl. At ang gagamitin po natin tubig dito ay maligamgam. Ano po, hindi po yung sobrang lamig, hindi din naman yung sobrang init. So, maligamgam lang po ang gagamitin natin na tubig. At hindi na rin po naman kailangan na mineral water. Ano po, ang kailangan po natin yung kahit yung tubig dyan sa poso or sa gripo, wala pong problema. Basta ito ay maligamgam. Ano po. So, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, gabi pa lang ibabad nyo na po ito. No? Anytime po sa gabi, pwede nyo po itong gawin. Ibabad nyo na agad. Ayan, lalagyan po natin ito ng tubig. Ano po? And then, hayaan nyo lang po yan dyan sa inyong loob ng bahay. At kinabukasan po, ito po ang gagawin yung panghugas, panghilamos sa inyong mukha. Ano po? At habang hinihilamos nyo po ito o ginagamit nyo pong panghugas, meron po akong ituturo sa inyo na chant o isang mantra. Ito po ang inyong bibigkasin o kaya isa sa isip nyo habang naghuhugas kayo. At ito po iyon. Basahin nyo pong mabuti. Prosperity, wealth, and abundance grant to me from money worries. Set me free and it harm none, so mote it be. Ito po ay ulit-ulitin nyo ng pagsambit habang kayo po ay naghuhugas hanggang sa matapos din po kayo ng paghuhugas. At kung sakali naman po na may natira po, halimbawa hindi nyo ginamit lahat, pwede nyo namang ikipyan dyan. Ano po, pero huwag nyo na munang alsin yung inyong itong towel na may dahon. Kung may natira pong tubig, pwede nyo pa pong ikip dyan para magamit nyo po kinabukasan. At kung maubos na po siya, edi ganun din po ang gagawin yung proseso, katulad po ng aking itinuro sa inyo. Ano po, napakalaki po ng maitutulong nito sa inyo kasi po, the more na kayo maghuhugas nito, na-attract nyo ang swerte na dumaloy sa inyong buhay. So, iyan po ay napakagandang panghugas po. Iyan po yung tinatawag nating mahiwagang panghugas sa araw-araw. At I hope na makatulong itong aking sharing nito sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong mag-comment yan sa aking comment section. At bago ako magtapos dito sa aking video na ito, gusto ko naman mag-shoutout sa lahat ng mga pangalan na babanggitin ko ngayong araw na ito. Madalian na po. Ano po? Si Shirley Sajolan, Dimpaso Madeline, Corina Aquino, Lourdes Maningas, Dominador Villar, Marianne Orteras, Elizabeth Nopre, Michelle Barrios, Yoli De La Rosa,
ng San Pedro, Laguna. Hello sis, ingat kayo dyan. I know, apektado din kayo ng pagsabog ng Bulkang Taal. At speaking po ng pagsabog ng Bulkang Taal, sobra din po ako nag-aalala kasi ang aking pong kapatid at ang pamilya niya ay nandoon. Tubong Taal po ako, pinanganak po ako sa Taal, Batangas. May bahay po kami doon and I feel so worried talaga. Kasi, di ba, apektado po talaga sila. Talagang kailangan po nilang mag-evacuate. And I'm so happy na nakarating na yung kapatid ko at ang pamilya niya doon sa tatay ko, sa Lian, Batangas. Hopefully, sana okay po silang lahat dyan. Lahat ng mga kamag-anak ko dyan. At bago po ako magtapos, bigyan niyo naman po sana ako ng pagkakataon na mag-alay po tayo ng isang panalangin po. Ano po, para sa mga kababayan natin na naaapektuhan ngayon ng pagsabog ng Bulkang Taal. Sabayan niyo po akong dasalin natin itong dasal na inihanda ko po ngayong araw na ito. Dasal po para sa kalamidad. Ihanda po natin ang ating sarili, magnilay-nilay po tayo, sabayan niyo po ako sa pagdarasal nito at hilingin po natin ang pagtigil na po ng pagputok ng bulkan. Ano po, dahil sobrang dami na po talaga na naaapekto, kahit ako man hindi po ako makatulog dito dahil nag-aalala ako sa pamilya ko. So what for pa po yung iba, ano po? I know lahat po nag-aalala kasi hindi lang naman po parteng Batangas yung naapektuhan, sobrang dami po ng mga lugar na naapektuhan. At iyan po ang ipag-pray natin ngayong araw na ito. Oratio Emperata, panalangin para ipag-adya sa pagputok ng Bulkang Taal. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian at ipag-adya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawa ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanagot ang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas, palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. San Ildefonso de Ginginto, ipanalangin mo po kami. So, ayan na. I hope nasabayan niyo po ako sa ating simpleng panalangin po ngayong araw na ito. Sana kung saan man kayo nando doon ngayon, patuloy po nating ipanalangin na matigil na po ang pag-alboroto ng Bulkang Taal. Ano po, mas wala na pong mas maapektuhan pa po, lalo na po yung mga bata. Sobra pong nakakaawa. And I think this is the end of my video today. Nakakalungkot man kasi may kalamidad tayong nangyayari dyan sa Pilipinas. But still, we should be positive every day. Ano po, and pray lang po tayo para mag-guide po tayo ni Lord every day. Mag-iingat po kayong lahat. If you like my video today, please don't forget to click the like button for me. Magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. God bless everyone. Thank you all for watching. Bye!